Warning, the following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. So, dami. So, bali sinali ko pala guys yung isang nahuli naming wild duck kahapon. So, kaya dumami guys. Ito guys. Pites na to, adobuhin. Guys, welcome to my YouTube channel. So, first video guys, bali, mga hunting pala tayo guys dito sa likod ng bahay. Manalagang masakan. Kahapon guys, bali nang hunting tayo doon sa may spot natin ng wild duck, pero isa lang yung nadali namin. So, alanganin kasi guys na lutuin natin yung isa lang. Kaya magpagsakali tayo guys na may madali tayong mga tikling o ruwak-ruwak dito sa likod ng bahay. So, sana naman madagdagan yung pag-adobo natin guys. So, i-try pala natin to guys yung setup ko sa zero ko ng scope. So, gumagamit tayo ngayon ng turret adjustment. So, makita natin guys 20 yards hanggang 100 yards ay sinet up ko yung scope natin. So pwede na tayong tumira kahit long distance guys, long range. Kahit nasa long range yung lalabas na target natin guys, try natin kung magkatama ba tayo gamit ang turret adjustment. So abali, siniro ko to guys nung nakaraang linggo. So di ko lang nakuna ng video. Abali 20 yards hanggang 100 yards. So palipat-lipat yung lagay natin ng karton para lang mailagay natin kung saan ba nakalagay ang adjustment kada anong layo ng target natin. So guys, subukan nito guys kung tatama pa tayo nito. Area natin guys. Yun yung mga tikling guys doon sa mga basak-basak. Mga libon-libon. So pag magkatutok tayo ng speaker guys, minsan lalabas din sila sa tinataguan la guys. Minsan din lalapit dito sa area natin mga 30 to 40 yards. So kahit na doon lang sila lalabas guys sa mga 100 yards or mga sa 50 yards, try nating targetin. May responder naman tayo guys. So malaman natin yung distansya nila. Pwede natin silang targetin. Mag-adjust lang tayo ng turrets. Kung bago pa lang kayo sa akin channel guys, huwag nyong kalimutan na mag-click, subscribe, tsaka syempre hit the notification bell para lagi tayong updated sa mga panibago nating video guys. So guys, magpatugtog tayo ng speaker guys. Ito yung gamitin ng speaker, no? So guys. So guys, dito lang tayo magpatugtog ng speaker para marinig ng mga ibon dyan sa mga libon-libon, lalabas kahit nasa malayo guys. Try nating patamaan kung tatama ba tayo gamit yung turret adjustment natin. So siyempre gamit din tayo ng rangefinder para malaman natin guys kung anong distansya yung target natin. See guys, stay tuned guys, mag-abang-abang tayo guys. Thank you.
Madami talaga sa amin dito guys, oh, yung mga talabong. Yan, oh. Nasa na lang 50 yards. Oh, pero di natin titirahin yan guys. Hindi naman natin mapakinabangan yung karne niyan. Kasi kumbaga malangsa. So di lang natin papakialaman yung ganyang ibon guys. Hayaan na lang sila natin. Hayaan na lang natin sila. So yung mga ibon lang na pwede nating ulamin yung tatargetin natin. Yards. Layo ah. 92 yards. Wak. Bali naka apat tayo guys. Apat guys. Sakto na ito pang dagda guys. Huli natin kahapon na wild duck. So, madami. So, bali sinali ko pala guys yung isang nahuli naming wild duck kahapon. So, kaya dumami guys. Ito guys. Pites na to, adobuhin. Guys, bali adobuhin natin ito guys. Adobo. Adobo nga pinauga. Adobong tuyo. Yun guys, luto na guys yung adobo natin. Adobo sa tuyong adobo. So with matching sili guys. Sarap to guys. Sarap ito. Matching sili. Ah, sarap to guys, pangpulutan. Luto natin sa tuyo. Luto na. Oh, sarap to guys, pangpulutan. Ah, with matching
Oh guys, tuba. So, papunta pala dito guys si Hunter 31 guys. Papunta na daw siya guys. Kaya tagay muna kami. So, sarap na pulutan natin guys, oh. Wow. So, maraming salamat guys sa inyong panonood guys. Hanggang sa susunod na video. Paalam, God bless sa ating lahat.